ang tawag ni Renzi dyan is performance chaser. So, wag tayo maghabol ng performance. Ayan! Meron ng kapalit si Renzi. Hello everyone and welcome sa another video dito sa ating YouTube channel. Kamusta Marion? Kamusta Sir Fitz? Mabuti naman ako at kamusta sa lahat ng ating mga ka-Arki? Happy New Year! Yes, oo. And ang pag-uusapan natin ngayon ay, I guess, sabi mo Marion, nakita mo may, or client mo ba, or may nakita kang comment? Ah, oo. So, kasi ang kauna-unahang video ng Wealth Arki ngayon sa ating YouTube channel ay yung mga best investment funds for 2020. Yes, oo. Yes. Tapos, pagkatapos mapanood ng client ko yun, nag-message siya sa akin, sabi niya, Sir Marion, kailangan bang lumipat ako dun sa mga best performing funds na binanggit nila Sir Renzi at ni Sir Fitz? Okay. Oo, actually, ano rin yan, very common question yan, especially during this time. And I'm curious, so paano mo sinagot yung client mo, Marion? Oo, naisip ko parang ano siya eh, no? Parang pag may nakakakita tayo ng bagong cellphone or bagong labas na kotse, di ba? Parang, oy, palitan ko na kaya yung cellphone ko or kotse ko. Doon na ako sa, ano, sa mas maganda. Kasi bagong labas, ganyan. So, mas mabilis. Oo. So, sabi ko sa client ko, kung invested ka na naman at nabibigay naman ng funds mo yung returns na kailangan mo and yung funds mo naman ay hindi man siya kasama sa top or among the best of the best, pero kung good naman siya, nabibigay niya yung returns na gusto mo at hindi naman siya kulelat, I suggest that you stay with the funds that you currently have. Mm-hmm. Tama yun, no? And kung titingnan nila yung mga past na mga year-end review natin, nagbabago naman kung sino yung mga nasa top 3. So, porket ikaw yung number 1 ngayon, hindi guaranteed na ikaw yung number 1 next year, no? May mga taon na totally iba yung listahan from the top 3 from the previous years and the current year. So, gusto ko yung sinabi mo, Mario, na as long as nabibigay niya yung required mo na rate of return, then okay lang, just stick to where you are currently invested. And also, meron din kasing cost ng paglipat, di ba? Hindi naman basta-basta transfer lang yan. Lalo na kung ibang company yung lilipatan mo, di ba? So mag-open ka pa ng account doon. Tapos, yeah, alam mo yun, kukuha pa rin ng oras mo yon yung pag-open na account, siguro pagpunta dun sa opisina or pagsasubmit ng mga documents. So, minsan hindi na siya worth it. No? Oo. Magre-redeem mo, i-redeem mo yun dun sa existing fund mo, makukuha mo yung cash, tapos tama ka Sir Fitz, no? Pupunta ka sa ibang fund company to open an account and to put your money there. So, matrabaho siya. Oo. Although ang alternative na ino-offer ko usually pag may nagtatanong sa akin ng ganyan is lalo na kung nagko-cost averaging ka, alam mo 'yon. So yung mga succeeding na mga investments mo, then you can consider if again if you have the time to open an account with the new investment fund, then siguro yung succeeding investments mo dun sa mga bago mo siya ilagay, no? I remember kasi, for example, meron akong isang mutual fund na I've been investing there for around 5 years already. Tapos, napansin ko na although it is giving the returns that I need, pero hindi siya nagpa-perform among the best, no? Wala siya doon sa, kumbaga doon sa listahan, siguro nasa gitna siya, average yung performance niya. And for the longest time, meron akong isang fund na napapansin na laging nasa top 5, nasa top 10, no? And sabi ko, siguro mas maganda na magsimula ako doon. So yung previous na mutual fund ko,
since it's a long-term investment, hindi ko na ginalaw, hinayaan ko na lang siya. Tapos yung bagong mutual fund, doon ako nagsimula. So, since nagko-cost average naman ako, quarterly naman yung cost averaging ko doon sa particular na fund na yon. So, tinigil ko na siya doon sa old fund, tapos nag-start ako doon sa bagong fund. And so far, 3 years running na ako doon sa bagong fund. And masaya naman ako doon. But again, yun nga eh, kung hindi mo naman kailangan pa yung pera, there's no reason to redeem it. And lalo na kung nabibigay naman niya yung required na returns mo, there's no need to change it, no? Or to change yung fund. Oo, tama yung sabi mo, Sir Fitz, no? Kasi every year, no? Every year, yes, most probably meron pa ni bagong top 3 or top 5 na investment funds na meron. Para lang yung ano, Miss Universe, diba? Yes, tama. Actually, magandang analogy yun, no? Hindi naman nananalo ang Pilipinas every year. Pero, di ba, consistent tayo siguro, I would say, nasa top 10, di ba? Right. So, parang ganun yung gawin nila, maghukay sila ng mga, maraming mga articles, and also we have, although kasi sa videos natin, top 3 lang yung di-discuss natin, but there are resources online na pwede nila makita, ano ba yung top 10 ng 2015, 2016, alam mo yun, every year. And then, kung ano yung mga common dun sa mga top 10 na yon, then those are probably worth considering. Kung hindi ka pa nag-i-invest dun sa mga yon, then again, there's no need for you to redeem yung existing investment mo. Ang magandang step dyan is you can start a new investment dun sa mga funds na yon. And particularly, no, yung mutual fund, pwede nila makita sa pifa.com.ph, tapos yung mga UITF, sa uitf.com.ph. So there are websites where they can check yung mga past performance ng mga funds na to. May mga ano doon eh, mga 5-year performance. Magandang ano yan, magandang basis yun eh. Ano yung naging performance itong fund na to for the past 5 years, yung compounded annual growth rate ng fund. So yun, magandang ano yun, magandang i-check yun. Tapos sabi mo nga, Sir Fitz, no? So, meron ka ng existing and then may nakita kang panibagong fund na nilipat mo doon yung peso cost averaging mo. So, bali dalawa na siya ngayon, di ba? Oh, dalawa na siya ngayon, yes. Oo. So, doon din papasok yung isang video natin, no? Yung weighted portfolio, di ba? So, pag more than one investment ka na, so may computation doon, panoorin niyo yung ating video doon para makita mo from a whole portfolio perspective kung anong rate of return na yung nakukuha mo. Tama, tama. Pero siguro as a final note, kailan mo ba talaga dapat ilipat yung ano yung fund mo, no? I think we discussed this ni Renzi, pero sobrang lumang video na yon. Yung mga masipag sa atin na mag-binge watch ng mga old videos, probably madadaanan niyo yon. But ang sinasabi namin is kung bago ka pa lang sa isang fund, give it several years, no? Kuwari, ngayon ka pala nag-invest, tapos ang pangit ng performance, magi-give up ka na kagad, ililipat mo na kagad. So, we don't advise that. So, for example, if it's an equity fund, so a stock market fund, give it mga 3 years, no? 3 to 4 years, and then kunwari mga balance fund, ganyan, I would say mga 2 to 3 years, no? Pagbigyan mo muna siya. Ngayon, kung after 3 years, sabihin na natin, talagang yung fund na yon is underperforming, tapos sa list ng mga best performing, talagang kulelat siya, I would say nasa bottom 10% siya. Sa laylayan. Oo, nasa laylayan. then it's a good move to redeem the investment and then put the fund in another instrument, no? Siguro ang ma-advise ko lang is wag natin siyang i-redeem ng palugi kasi sayang din, 'di ba? So minsan ano naman eh, minsan hindi naman siya negative, mababa lang yung return. So kung ganun yung case, then go ahead and redeem it already and then transfer it to a better performing fund. But again, wag tayong maging parang impulsive na lipat na lipat. So, ang tawag ni Renzi dyan is performance chaser. So, wag tayo maghabol ng performance. Ayan!
meron ng kapalit si Renzi. So wag tayong wag tayong maging performance chaser. Wag nating habulin yung mga best performing kasi meron kasing ano yan eh, meron siyang cost nung pag-transfer. Plus hindi naman lagi nga na kung sino yung number one ngayon, siya din yung number one next year, no? So we always go back to our financial goals. Tingnan natin ano ba yung financial goals natin? Kaya bang maabot yung financial goals natin based doon sa performance? Kung saan naka-invest ngayon yung pera natin, then if yes, then just stick to it. If not, then might as well, alam mo yun, give it a few years. Pero kung pinagbigyan mo na siya, mga 3-4 years talagang hindi siya ganun kaganda, then ilipat mo na, no? And doon papasok ngayon yung guide na ginagawa natin ng mga performance reviews ng mga iba't ibang investment funds. So, yun. Ako naman, Sir Fitz, no? Dagdag ko rin, no? Kailan pwedeng maglipat or mag-fund switch? Para sa akin naman, ang idadagdag ko dyan, di ba meron tayong tinatawag na principle of matching. Ayan. So, panoorin nyo rin yung video na yun. So, malay nyo, naka-invest kayo, let's say, sa money market, pero ang goal mo pala is 10 years from now, di ba? You might want, kung aggressive ka rin naman, yung investor profile mo, kung aggressive ka rin naman, why not switch into an equity fund? Kung 10 or more years pa naman yan, so you let your money grow at a higher rate of return, di ba? Para mas ma-achieve mo yung goal mo. Conversely naman, kung nasa equities ka ngayon at kailangan mo ng pera in the short term, you may want to reduce the risk of market volatility and go into safer investments tulad ng money market or bonds. Tama, no? Very important talaga yung principle of matching. And madalas ko din yan mapansin sa mga nagiging clients ko na yung pera nila, mga nasa equity fund, mga nasa high risk kasi nandun yung high return. But when we start to discuss yung mga financial goals nila, I realize na some of the money that they are planning to use for those financial goals ay nasa mga high risk na investments, so mga nasa equity fund. So yun, at that point I would advise na slowly to move yung funds towards lower risk investments. So for example, yung anak nila ay high school na. So pag high school, definitely ano yan, no, mga within 4-5 years time magka-college na yan. So sabi ko, yung mga ininvest mo sa equity funds for the college education, slowly but surely pwede mo na siyang i-redeem, ilagay mo na lang siya sa isang bond fund or sa isang balance fund or even money market fund, especially kung na reach niya na yung target amount mo, no? So ganun din, no, that's also one reason, na one good reason why you should do a fund switch, no? O yung sa mga VUL certificates, no, yung minsan yung financial advisor ang pumipili kung saan ano yung underlying funds niya, di ba? So sabihin lang ni client sa'yo, alam mo ba to? Ah, hindi. Oo, totoo yan, no? Madalas kasi yung sa VUL, yung kumukuha niyan, hindi rin sila aware ano ba yung mga difference nito, mga types of mutual funds. And ang siyempre, ang sinasabi na lang nila doon sa advisor, yung malaki yung kita. So alternatively, siyempre, ilalagay din sa equity fund yon, consequently, no? But again, we have to be able to know these things, no, para mas meron tayong control sa pera natin, kasi pera naman natin yan. Huwag natin iasa sa iba na sila yung magde-decide for us. So it's always best na tayo yung may alam kung saan dapat ilagay yung mga investments natin. And of course, sa Wealth Arki tayo naman, what we do is we guide our clients. But at the end of the day, sila pa rin yung nasusunod, no? We respect their decision kung talagang gusto. That's why we usually just do an investment advisory sa mga clients natin. We give them the options. But at the end of the day, sila yung magde-decide kung saan nila gusto mag-invest. And of course, to be able to choose the best investment, it all comes from our knowledge kung ano bang mga iba't ibang investments na meron dyan. And of course, knowing our financial goals is also important
Yun. Kaya kung gusto ninyong malaman kung dapat niyo nang dapat ba kayong mag-fund switch mula sa mga investments na meron kayo ngayon, okay, mag-email lang kayo sa admin@wealtharki.com para mas matulungan pa namin kayo. Yeah, that's right. And that's one of the services that we provide, no? We do investment advisory services. Pwedeng kwentuhan, pwedeng in-depth analysis ng inyong portfolio. And hopefully, we will be able to help you create a better portfolio so that you can reach your financial goals. Mm-hmm. Sa ngayon, kwentuhan lang, Sir Fitz, no? Kasi bawal ang coffee shop. Bawal ang kwentuhan. Of course. Zoom or Skype meeting usually, no? So I guess that's all that we wanted to share with you today, mga ka-Arki. I hope meron kayong natutunan na bago. And of course, if you like this video, then please give it a thumbs up and share it to your friends. And please remember to subscribe to our channel. And hit the notification bell so you won't miss a thing. Yan ang quotable quote ni Adriel. Alright, so that's it. And thank you for watching and see you again sa next live stream natin at saka sa next pre-recorded video natin. Alright, bye-bye! Bye! Ingat!